Magandang araw, Pilipinas. Narito ang mga pinakamaiinit na balita ngayong araw, September 22, 2024, at kayo'y nanonood ng Pilipinas Balita Now. Ayon sa isang mambabatas, dating PNP Chief Camilo Cascolan ang nagbabala kay ex-Iloilo City Mayor Jed Mab Ilog na huwag nang bumalik sa Pilipinas dahil delikado ang kanyang buhay. Sinabi rin ni Cascolan na pipilitin si Mab Ilog na idawit si Namar Rojas at Franklin Drilon bilang drug lords. Sinabi ni dating VP Lenny Robredo na politically neutral ang kanyang tahanan sa Naga City tuwing Peñafrancia Festival, at bukas ito para sa lahat, kahit anong partido, kabilang sa mga bumisita sina VP Sara Duterte at iba pang opisyal. Binigyang din ni Robredo na welcome lahat ng bisitang dumadayo para kay Ina. PH nag-deploy ng Coast Guard at AFP assets para magpatrol malapit sa Escoda Shoal, sabi ng National Maritime Council. Ito ay kasunod ng pag-alis ng largest civilian vessel, BRP Teresa Magbanua, bagamat di nila maibigay ang details. Sinabi ng NMC na patuloy ang presensya ng gobyerno sa area, kasama ang mga puwersa ng Coast Guard at AFP. Deepfakes ang pinakamalaking banta sa 2025 midterm elections ng PH. Ayon sa DICT, ito ay AI-generated na audio o visual na materyales na nagkocopy ng mga tao at events, ginagamit para sa misleading na mensahe. Sabi ni Alexander Ramos, nagkakaroon ng problema sa pagtukoy ng katotohanan. Nagtatrabaho ang COMELEC at DICT sa tech para labanan ito at mag-research sa content monitoring. Si dismissed Bamban Mayor Alice Bo ay malamang ilipat sa Pasig City Jail sa Lunes. Ayon sa PNP, nasa Philippine National Police Custody Center siya habang hinihintay ang pagbalik ng warrant sa Pasig Regional Trial Court. Dapat sana ay na-transfer siya noong Biyernes, pero naantala ito dahil sa mga dokumentong kailangan. Nagkaroon ng sagupaan sa pagitan ng mga protesters at anti-riot police sa Manila noong 21 ng Setyembre, habang sinusubukan nilang magmarcha papuntang Mendiola Bridge para gunitain ang 52 anibersaryo ng martial law. Sinubukan ng mga aktivista na lampasan ang linya ng police na armado ng mga shields. Umabot na sa 25 ang death toll mula sa epekto ng habagat at apat na tropical cyclones, Ferdy, Jenner, Helen, at Igma, noong 21 ng Setyembre. Ayon sa NDRRMC, ang mga biktima ay mula sa Mimaropa, 10, Region 6, 5, Region 7, 2, Region 9, 4, at BARMM, 4. May 3 sugatan at 6 na nawawala. Apektado ang 1,449,333 tao, kung saan 5,783 pamilya ang nasa evacuation centers. Gilas Pilipinas Coach Tim Cone ay bibigyang pugay sa PBA Press Corps 30th Awards Night sa Martes sa Novotel, Manila. Si Cone, 66, ay makakatanggap ng President's Award dahil sa kanyang mga tagumpay kasama ang national team. Pinangunahan niya ang Gilas sa gold medal sa 19th Asian Games at nakamit ang malaking upset laban sa World No. 6 na Latvia. Hinamon ni Kamala Harris si Donald Trump at ang kanyang partido sa isyu ng abortion, tinawag silang hypocrites, habang nagsimula na ang pagboto para sa eleksyong US sa Nobyembre. Sa Atlanta, inakusahan niya si Trump sa abortion ban sa Georgia na nagdulot ng pagkamatay ng 2 babae. Binansagan niya itong isang healthcare crisis at sinabi, Trump ang architect. Nagkaroon ng 8-meter deep na sinkhole sa Busan, South Korea, noong 21 ng Setyembre, na nagdala sa 2 trucks na mahulog dito dahil sa malakas na ulan. Ang sinkhole, na may sukat na 10 meters wide at 5 meters long, ay nagdulot sa drainage vehicle ng Busan Fire Department na mahulog. Walang naiulat na nasaktan at iniimbestigahan ang sanhi ng sinkhole. Ito ang mga balita para sa araw na ito. Ako po ang inyong tagapagbalita para sa Pilipinas Balita Now. Huwag kalimutang mag-comment, mag-share, mag-like at mag-subscribe upang manatiling updated sa inyong pang-araw-araw na balita. Magandang umaga, Pilipinas!